Welcome back to my channel. And today, ang gagawin natin is... Today, since New Year na, 2019, for sure, ang daming nagastos ng mga holidays. And ngayon, ang gagawin natin, makikiuso at makikitry tayo na makiipon challenge. Actually, ang tagal na nitong uso. Like last year, inattempt ko din pero hindi ko na-achieve. So, nagiging honest lang ako sa inyo guys. Yung Starbucks planner ko last year, puro 52-week challenge din siya pero wala. Parang 1 month lang ata akong nakatagal na magkulog. Pero ngayon, mismo pati ang aking dakilang asawa, I bet na din mag 52-week challenge para ako ay matutong mag-ipon. So, ang gagawin natin is mag 52-week challenge din tayo. Ano ba yung 52-week challenge? Meron kasing pinapauso ngayon si Chinkitan ba yun? Yung magaling mag-ipon. Nag-i-inspire mag-ipon. Meron siyang ipon challenge na parang iba eh. Tapos meron pa nga siyang binibenta ng mga alkansya or lata na may nakapalibot na checklist kung ilan ang ihuhulog mo for the whole year. Tapos parang 63 or 50 something ata yung 50,000 yung ma-complete mo for a year. Pero ang bet ni OP is yung 52-week challenge, which is pagpalo ng December 31, ang maiipon mo is 137,800 pesos. May accent pa yun, guys. 137,800 pesos. Yes. Ganong kalaki maiipon mo kung susundin mo itong listahan na ito. Makita ko sa inyo, guys. Ayan. Pero kung hindi nyo nababasa ngayon, lalagay ko dito. Dito. Lalabas dyan ang picture ng 52-week challenge. So, nag-start siya malamang January 1. Every week siya, guys, start ng 100, 200, 300, hindi, 100, mali. So, mag-start siya, bali parang ang mangyayari is per week 100, tapos next week 200, next week 300, next week 400, pataas na pataas, 500, 600, 700, 800, 900, hanggang pumalo ng last week ng December na 5,200 ang ihuhulog mo. So, ganun. So, sana ma-achieve natin to, guys. Kaya, gumawa ako or may binili pala ako, actually. Kasi, nagtingin-tingin ako sa Green Hills nung pumunta kami. Nung alam mo yung parang divider or lalagyan ng ano, ng pera para ma-separate mo yung mga bills mo or yung mga kailangan mong bayaran. Kasi, turo ng lola ko before sa amin na dati daw siya, ang ginagawa niya, pagkasweldo ni lolo, meron siyang lalagyan, tapos naka-separate na yung pang-bayad kuryente, pang-grocery, or pang-malengke, pang-bayad ng chuba-chur-chur, ganun. So, mas effective daw pag mga ganun kasi talagang pag na-withdraw mo na yung pera, nakikita mo talaga daw yung pera, mahihiwalay mo na. Imbis na nasa online or what, well, before naman, siguro nung mga panahon nila, walang online. Kaya, sa atin kasi ngayon, may online transfer na or withdraw sa ATM. So, ayun. Pero ngayon, itatry namin ni OP na withdraw agad, tapos hiwa-hiwalayin yung pera. Tapos bumili nga ako nito. Kasi sa Green Hills, ang mahal-mahal nung ganito, 250 yung gantong size. Eh hello, ito sa Lazada, nabili ko lang ng 150 plus 40 pesos na delivery charge. 190. Ito. Eh libre ako ng ano, may free ako na coupon na shipping. So, 150 ko lang siya nabili, diba? Ayan, guys. So, napafold siya, ganyan. Tapos, i-clock, ganyan mo. Tapos, pagbaksak, ganyan siya. Tapos, ito, lima lang yung lalagyan niya. So, hindi naman to yung super, yung mga nakalista dyan, hindi yan yung parang basic lang na babayaran namin. Hindi pa, yan lang. Hindi kami
ano, na yan lang yung binabayaran. So, mag-globe, Meralco, ganyan-ganyan, grocery, insurance, tapos rent ng bahay or netong condo, yung mga ganon. So, lima lang kasi yung lalagyan niya. So, pwede na yan. Kasi yung iba naman na mga bayarin namin, pwede yung i-online transfer or auto-debit. So, kaya okay lang yun. Kaya ito, mga basic lang na kailangan talagang monthly na ilagay or every payday. So, ayun. Feeling ko makakatulong to. Dito lalagay yung mga pera na ihihiwa-hiwalay. Tapos, syempre, kailangan mo na alkansya. Nag-iisip ako kung anong alkansya gagamitin ko kasi nga, ang bet ko, sinasabi ko kay Obi, gusto ko yung clear. Kasi parang, di ba, kapag madami na, nakaka-motivate na maghulog doon sa alkansya. So, ayaw ko nung mga hindi transparent. Eh, wala pa kami makita sa mall ngayon na hindi transparent. So, naisip ko, nakita ko yung tubigan ni Nataliang ubos na. Ito, Wilkin. Ito na lang muna yung lalagyan namin. At least, transparent siya. Nakikita ko yung lalagyan. Yun nga lang, mabilis madukutan. Sana walang mangupit, diba? Malamang, baka ako pa mangupit dito. Pero, sabi ni OP, bibilangin daw niya. Titignan niya kung nababawasan. So, ang nakalagay dito, January 1 to January 7, which is pasok pa ako dun sa week na yon. Ang ihulog mo is 100 pesos. Ayan, 100 pesos. Shoot na natin sa banga. Para kayo mismo makasaksi ng aking journey sa 52-week challenge. Okay. So, hopefully, by December 31, nag-vlog pa rin ako at sana madami na kayo nakasubscribe sa akin para bongga ang aking pa-giveaway by December kasi meron ako 137,800 pesos. O, diba? So, i-claim na natin yon para talagang ma-push at matuloy ang ating pag-iipon, guys. So, try nyo din to. Ito, pinrint lang to ni OP sa through online, hinanap lang niya, type niyo lang 52 week challenge, may lalabas na doon. Tapos kung gusto niyo bumili nito, punta kayong Lazada, tapos type niyo lang na money organizer, lalabas na din 'to. Okay? So, 'yun lang guys. I hope may natulong ako sa inyo or may nagandahan kayo sa aking video today. And just comment down below kung ano pang gusto niyo yung i-video ko or kung ano man. Okay guys, so thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Bye guys!